Yo, what's up mga idol? Jason N nga pala. So eto nga mga idol, former WBO and IBF Intercontinental Champion Prince Albert Pagara ay nagbigay ng mga pahayag na patungkol na gusto nga raw nitong makalaban si undisputed super bantamweight champion na Oya Inoue. So ayon nga mga idol sa binahaging pahayag ni Albert Pagara sa Bombo Radio, Baguio, ay nais nga raw nitong makalaban ang halimaw ng Japan na kung bibigyan nga raw siya ng pagkakataon ay bakit nga raw hindi. So saad pa nga nito ay posible niya nga raw talunin si Inoue dahil sa dalawang beses na nga raw nito na naka-sparring ang Hapon. Kung saan nga'y alam na nga raw ni Pagara ang estilo ni Inoue sa itaas ng ring. At napadugo na nga raw nito ang ilong ng halimaw sa kanilang sparring. So ayon pa kay Albert Pagara, kung sakaling makalaban nga raw nito sina Oya Inoue, ay welcome nga raw ito sa kanyang dibisyon pag ito nga'y umakyat na. So huling lumaban nga mga idol si Albert Pagara sa timbang ng 130 pounds, super featherweight division. So posible nga kaya? Sa kabilang banda naman mga idol, pananahimik ni former WBO Intercontinental Bantamweight Champion Jonas Sultan ay hindi nga nakaiwas na maisama ang pangalan ng isa sa simple na bumabatikos kay Cuadro Alas. So uminit ang pangalan na ito ni Jonas Sultan na matapos ngang pumalit ito sa dati sanang laban ni Casimero kontra kay Paul Butler, na ayon nga sa karamihan ay papanig nga raw ito sa kanyang promosyon na hinahandle ni MP Promotion Sean Gibbons. So ayon nga mga idol sa inilabas ng page na ito, ay ito nga raw ang mga tumalo kay Cuadro Alas na ang kanyang katanungan ay naging world champion nga ba ang dalawang ito. Sabay banat sa basher nga lang raw ang patama na ito. So ayon nga sa caption sa litrato ni Jonas Sultan, yun na yung angas mo. Nang isa naman ay si Moroti, Madaling, at ang sabi surrender nga raw. So ang laban nga na ito sa pagitan ni Moroti kontra kay Cuadro Alas ay nung taong 2011 sa flyweight division, kung saan nga round 5 lamang ay pinatigil na ni Casimero ang naging bakbakan na dahilan kung bakit natalo nga ito. So disclaimer lamang mga idol na ayon na nga rin sa kampo ni Cuadro Alas ay hindi nga ito masyadong nakapaghanda kung kaya't binigay na lamang kay Moroti ang panalo. Well idol, in my opinion ay iba nga ang laro nung nagdaang panahon na kung ikukumpara mo naman sa naabot ngayon ni Janrel Casimero, na ang punto nga mga idol sa post na ito ay malayo na nga ang narating ni Cuadro Alas kumpara sa dalawang boksingero na dating tumalo sa kanya, kung saan nga'y humantong pa si Moroti sa pagkakabura ng pangalan sa mundo ng boxing, kung saan nga'y wala na nga itong napapabalita pa na lumalaban hanggang sa ngayon. So para naman sa ilang bumabatikos kay Janrel Casimero ay iba nga ang laro noon kumpara sa kanyang laro ngayon.